Amphibious capabilities nito o paano ito sa tubig, ano? Yan na, mababa na, dahan-dahan. Sasakyan naman ang naisip buhay ng magkapatid na Miguel at Martin De Leon matapos maging biktima rin ng undoy. Dahil ang sasakyan ito hindi lamang pwede sa lupa, pwede rin isaba sa baha. Astig ang konsikon, di ba? Kahit hindi lang ordinaryong konsito, ito'y pwede sa lupa at pwede rin sa tubig. Amphibious ito, igala. Ang tawag ito ay MARC 1 or Mobile Amphibious Rescue Craft. Para mabuo ang MARC 1 o Mobile Amphibious Rescue Craft 1, inabot ng 400,000 pesos ang magkapatid na Dayon. Ang kanilang layunin, bigkas ng maraming tao sa oras ng sakura. Buwelo na yung sasakyan at nandito tayo ngayon sa gilid na Marikina Riverbank sa tsutulungan natin kung paano naman ang amphibious capabilities nito o paano ito sa tubig. Ano? O, sigurado tayo dito, ha? Hindi lulubog to, ha? So, nag-roll pa rin ang ating camera, no? Nakita natin dahil matalik kasi, makita na sila natin yung pinagaling ito. Medyo matalik yung pinagalingan. Kasi yung shoot na kaunti. Pero nakakatuwa dahil naman talaga naman lumulutang yung kotse, no? At kung titignan naman natin, meron siyang yung wake na ginagawa niya rito, yung ano na ginagawa niya, galing doon sa isang propeller. Yung propeller, nakakabit doon sa propeller shaft ng kotse. Very ingenious, no? Ang pinatapakan natin ang simulador, lalo bumibilis itong kotseng bagang ito, no? Ang tanong, ano? Dahil yung camera mo natin, di marunong lumago yan. Ang tanong, pagka tumilit, lulubog? Hindi po siya, kasi po mayroon po siya magpapalutang na styrofoam cartridge. Yung dalawang tilit na, hindi po yung nagpapalutang talaga. Anong mga practical applications itong coaching po ngayon? Ito po, ito, dinawanan po ng TV speaker na para sa fast response po. Tunay na talagang malikhain ng mga Pinoy. Sa susunod na bagyo kasing lakas ni Undoy, maraming ililigtas sa sasakyan nito.